Hi guys! Welcome back to my channel! Today, i-update ko kayo sa aking mga coconut bonsai. So, ito na yung mga ginawa ko na mga coconut bonsai at i-share ko sa inyo kung paano ko sila ginagawa. So, ito na sila guys. Matigas na yung mga roots nila. At nilinisan ko na, kinuha ko na yung mga maliliit na mga roots dito sa mga gilid-gilid ng malaking roots. Tapos nilagyan ko na ng plastic varnish. So ito yung hindi pa nalagyan ng varnish. Ipapakita ko sa inyo kung paano ko siya nilagyan ng varnish. So ang gagamitin natin ito, plastic varnish at saka brush. Kuha lang tayo ng konti para hindi mag-expose yung ating plastic varnish. Ganyan lang, i-brush-brush lang natin sa gilid ng kanyang bagul. Hanggang tatlong coating tayo maglagay para klarong-klaro yung color ng ating plastic varnish. So, pang isa na yon. So, lagyan natin ng pangalawa. At pagkatapos ng pangalawang coating, hintayin natin na matuyo yung ating pangalawang coating at saka naman natin balikan ulit. So, yun lang yung process. Patuyuin muna natin ito. So, dito naman tayo sa ituturo ko sa inyo kung paano kukunin yung mga maliliit na mga roots. So, ito, hindi ko pa nalinis yung mga roots niya. So, ipakita ko sa inyo kung paano natin siya lilinisin. So, gagamitin natin blade. At saka kung yung may matigas na ugat, gagamitan natin ng gunting. So, ganito lang tayo. Dadahan lang pagkuha ng mga maliit na mga roots para hindi magalaw yung roots niya na malaki. So ito na guys, malinis na. Nakuha na yung mga maliliit na mga roots niya. So ang malaki, mga malaki yung naiwan. So guys, ituturo ko sa inyo kung paano natin pabukahin yung ating bonsai na mga dahon. So pag may umusbong na naudlot dito, hiwaan natin yung gilid niya para bumuka yung dahon na maliit pa. Kung di natin siya hiwain yung gilid ng palwa, ang mangyari ng ating bonsai, tataas yung dahon. Tulad ng isang to, ito ang nangyari. Tataas yung mga leaves. So, okay naman siya. Cute naman siya tingnan. So, ituro ko sa inyo kung paano ko ginawang ganito.
So ipakita ko sa inyo guys kung paano ko hiwain yung gilid ng kanyang paluwa. So dito, nakita nyo buo yung paluwa niya sa bago niyang dahon. So dito natin siya hiwain sa gilid yung manipis na parte ng paluwa ng dahon. So ganito lang siya. Para maaga siyang bumuka yung dahon at maliit yung pagbuka niya. So ganyan lang siya para bumuka siya agad itong pangatlo niyang dahon. So yun lang guys, kung magawa tayo ng coconut bonsai, yun lang ang tatandaan natin para ganito yung resulta ng ating mga coconut bonsai. So guys, kung gusto nyo pang matuto at manood ng video ko, click nyo lang ang subscribe button at bell button sa baba ng video ko. See you next video. Bye!